Naranasan niyo bang mag-ayos kayo ng mga gamit pero wala kayong mapaglagyan? Katulad ng mga books, school things, o kaya ay ng printer. Gustong-gusto niyo, di ba? Kaya lang kung bibili kayo ng cabinet o shelf, medyo may kamahalan. Halika, samahan niyo ako at gawa natin ang paraan. So ano pang hinihintay? Tara na! Let's go! Mga kababayan! Enjoy your experience! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos. Salamat po ng marami! Oh, pahit naman yung subscribe button. Please! Ayan, umorder po ako sa online ng Slotted L Bars. 10 piraso po yan kasama yung aso. What? May nakita po kayong maiksi doon? Pero yan po kasi ay naputol ko na kanina, nalagari ko na po. Ito yan. Tignan lang ha. Ayan siya. Umorder po tayo sa Shopee ng 4 feet slotted angle bar. Gagawa po tayo ng bookshelf. Ganun. Basta patungan. At anong ipatong? At ito ang ipapatong ko. Ayan. Yung matanda na yan. Matanda na po siya, si Kelly. Mano-mano ko pong pinutol gamit ang lagaring bakal. Nasira po kasi yung grinder ko. Yan. Tara. Okay. Okay, ito yan. Ginagawa mo? Okay, basta mo pa yun. Ito naman po ang lagare between the legs. Oh, diba? Kanya-kanyang trip lang po yan. Ayan, naputol na po natin. Ang susunod po natin na gagawin ay i-assemble na po natin. Wait lang at ihahanda ko po yung mga gagamitin natin. Ito ang mga kailangan natin sa pag-assemble. 10mm na bolts and nuts. 10mm na open or close wrench. 10 mga washers. Okay, tara, let's go. Let's start. Uy, teka, oh, no! May sumisimple.
Okay, unahin natin ang isang side. Ilatag natin sa baba o sahig para dun tayo mag-assemble. Ayan, ilagay sa magkabilang dulo yung maliit na part, no? Yung maliit na sukat. Tapos itutornilyo natin. Ayan, yan po ang tornilyo. Ayan, itornilyo ang magkabilang side o kaya yung apat na sides niya. Huwag na natin muna higpitan, mamaya na natin siya higpitan. Kasi kung higpitan natin kagad, baka mahirapan tayo mag-adjust. Kaya mamaya na. Ang mahalaga, malagyan muna natin ng atornilyo bawat gilid, no? Bawat kanto. Ayan, pagkalagay po ng tornilyo, isunod po natin ng washer, no? Lagyan natin ng washer, saka isunod natin yung nut. Kasi pag walang washer yan, hindi mo mahigpitan ng gusto. Magiging yung pakembot-kembot ang gawa mo. Tapos, ayun, hindi siya magiging matatag, kumbaga. Okay, higpitan natin ng konti. Konti lang. Kung mapapansin nyo, may alawan sa magkabilang side, no? Kasi po, yun yung magiging paa ng magiging shelf, no? Ayan, magiging paa siya. Ayan o, ganyan o. Yung pinaka-allowance niya, yun ang magiging paa. Okay? Pisa naman natin ngayon yung additional na layer. Yun po ang ilagay natin ngayon.
lagyan natin ng tornilyo. Okay, ayan. Yung kasize din po nung ano, nasa dalawang gilid. Yung po ang magiging layer niya. Dalawa po yan. So, bali ang lahat-lahat po yan ay apat. Magiging apat na layer, no? Apat na patungan. Okay, tara. Pwede mong bilangin yung butas para yun ang magiging sukat ng agwat ng bawat layer. Or di kaya naman, pwede rin namang gamitan mo ng metro, no? Ayan. Katulad ng mga nauna, lagyan na rin natin ng bolt and nuts. Oh, ayan. Tapos na. O, diba? Madali lang. Saglit lang gawin eh. Eh, kung talagang gusto nyong magkaroon ng ganito, kaya-kaya mo kahit wala kang experience. Isandal muna natin dito para magawa natin yung pangalawang side, no? I-assemble din natin. Same procedure lang din po, kaya hindi ko na pinakita sa inyo kung paano inassemble to. Kaya yun, dalawang side na nagawa natin. Let's start to assemble. I-assemble na natin ang nakatayo. Idagdag natin yung ibang mga braces para naka-steady na siya na nakatayo. Ayan, konti na lang malapit nang matapos. Alaga ko, tumutulong na. Makulit po yan. Inspector yan eh. Ayan, halos kompleto na. Nailagay ko na yung mga tornilyo. Malapit nang umpisan yung paglagay ng board. Dahil assemble ko na, prepare na natin yung magiging board niya. Eto, may nakuha akong tirang plywood. Hindi na natin kailangan bumili. Kaya eto na ang pagpuputul-putulin ko. Dahil sa tira-tira lang tong plywood na to, hindi eksakto yung lapad niya. Medyo maliit yung yung lapad niya. Pero yung haba, pwede natin eksakto yun. Kaya yun ang puputulin natin. Dahil sa nagtitipid tayo, hindi magiging problema yon. Konting-konti lang naman ang diferensya. Kaya, eto, go na natin to. Pero kung i-market nyo itong ginagawa nyo, syempre bibili tayo ng magandang plywood, yung sakto talaga, di ba? Kita nyo naman yung gamit kong lagari. Pang sinauna pa yan. Tamo, mahaba. Katulad ng mga lagari ngayon na maiksi na, di ba? Oh, ayan na naman yung inspector natin. Tignan mo. Bakit mo paliyad-liyad pa yan, ha? Kala mo, hindi nangungulit, pero tingnan mo. Titingnan yung ginagawa natin. Kita mo. Titingnan niya kung tama ba talaga yung ginagawa ko. Ha?
na. Tuloy natin. Putulin natin yung pangalawa. Tiyaga lang. Matatapos din to. Ayan, kumpleto na. Pero ang pangit naman kung walang pintura, kaya maghahanap tayo ng pintura. Eto, may nakita akong mga lumang pintura dito. Pwede natin gamitin to. Huwag na tayong bumili. Pwede naman yung ano, kunti lang naman kasi to. Ayan, mga gamit na yan, no? Diba? Enamel paint po to. Pintraan natin. Pwede na to. Ito yung lumang pintura ang gagamitin natin para lang magkaroon ng coating. Hindi natin kailangan na yan. Basta. Todo na to. Dire-diretso na lang to. Diretso na yan. Hindi na. Perfect eh. Mahalaga niya. Magkaroon siya ng coating para tumibay. Siyempre yung anay na nagbabalak na muna dito eh, hindi na siya tutuloy, diba? Dalawang isip na yun kasi maamoy niya yung pintura. Oh, diba? Malaga ay meron siyang pintura. Kaya balikan ko yung matapos to. Yan. Okay, habang pinapatuyo natin yung pininturahan, kailangan higpitan na natin to para hindi na siya gumalaw-galaw. Kailangan lahat ng tornilyo ay mahigpit para naka-steady talaga siya ng gusto. Nilagyan ko pala ng brace sa gitna para pag nilagay natin yung plywood, hindi siya lulundo. Ayan, no. Tapos, pininturahan ko na rin yan. Diba? At
Ito, ito, ito. Pinaka-last task. Ipit natin. Bale, hindi ko na siya tinornilyo. Nilagyan ko na lang po ng cable tie. Matibay din naman po yan. Ayan. Tanggalin natin yung dulo ng cable tie. Ipitan natin. Ayan. Diba? Diba yan? Putulin. Tapos higpitan. Yan. Okay. Higpit na. Tutulog doon ah. Check ulit. Okay. Kahit na ipatong ng patunga ng mga mabibigat, kayang-kaya yan. Kasi lang naman yan. Alalay. Diba? Okay. Lagyan na natin ng plywood. Yan. Diba? Maluwang siya ng konti. Maluwag. Pero yung haba niya, sakto na yan. Yung lapad lang po talaga. Kasi basta tira-tira lang po yung plywood na yan. Sayang naman kung may stock lang. Kaya yun nalang ginamit natin. Total, sa bahay lang naman gagamitin ito. Di ba? Okay. Medyo may forma na, di ba? Lagay ang pangatlo. Yan. Tapos yung taas. Pinaka-pang-apat na palapag. yan. Teka. Yan. Ito yung pang-apat. Sa taas siya. Ito ang kailangan itornilyo natin. Yan. Di ba? Tsura na, di ba? Okay na yan. Saan ka pa? Magkano yan sa labas? Bibilin mo. Di ba? Ipitipid. Mag-assemble tayo ng kaya natin. Ayan na naman yung inspector. Wala. Uwili ka rito. Okay ba yung ginawa ko? Ha? Tingnan mo uli. Kung pasado. Check. Pag may time. Inikutan talaga. Okay, finish product. Dahu. Okay. Cubs. Konting tips lang po mga ka-ex. Kung nakikita nyo po yung suka na yan na nasa lalagyan, nilagay po yan kasi para mawala yung amoy pintura. Pinunturahan po kasi natin ng enamel yung board. Kaya nagkaroon siya ng amoy. Kaya ayan, sabi sa akin ng anak ko na si AJ, shoutout sa iyo AJ, maglagay ng suka sa isang lalagyan at ilagay niyan or ipatong para ma-absorb niya yung pintura. Ayan, totoo nga. Ayan, nalagyan na ng mga gamit. Di ba? Nakatipid tayo. Ayan, ayun. Yung printer sa taas. Di ba? Tapos mga school things yung dun sa baba. Or kung ano-ano pa. Paano mga ka-ex? Hanggang sa muli. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. At sana po ay may natutunan kayo. Abangan nyo ang susunod ka pang magiging experience. Dito lang yan sa Pinoy Experience. Salamat po. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Pinoy Experience. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell, select all, para lagi kayong updated sa mga upcoming videos. Salamat po! God be the glory!